ASEC Mocha Uson na tanggalin ang online news site na Rappler sa Malacanang Press Corps at ilipat ang klasifikasyon sa social media. Sa sulat ni Uson kay Communications Secretary Martin Andanar, ipinaliwanag niya na wala namang print or broadcast counterparts ang Rappler, kaya nasa ilalim dapat ito ng social media. Nasa ilalim daw dapat ang Rappler sa Rules on Accreditation na hawak ni Uson, pero kinontra ito agad ng Rappler. Ayon sa kanila, wala raw karapatan ng gobyerno na kontrolin ang independent media base sa konstitusyon. Hindi rin daw hawak ng kahit anong government agency ang Malacañang Press Corps. Tanging mga individual at hindi news organizations din daw ang sakop ng PCOO Interim Social Media Practitioner Accreditation. Kaya wala raw visa ang request ni Uson. Magandang araw po sa ating lahat. May munting panawagan lamang po ako sa mainstream media. Na-realize ko po na kung magpapatuloy tayo sa ganitong bangayan sa social media, wala pong mangyayari sa ating bayan. Mahal natin ang ating bayan at gusto natin ng tunay na pagbabago. Ngunit ang pagbabagong tunay ay nagsisimula sa ating sarili. Kaya sa CNN Philippines, News 5, GMA 7 at ang kanilang mga nasasakupang news media, ako po ay nagpapakumbaba sa inyo at humihingi ng patawad kung ako po ay nakasakit sa ilan ninyong mga reporter. Mahal ko po ang bayan ko at alam kong mahal niyo din ang ating bayan. Kaya ako na po ang lumalapit sa inyo at humihingi ng dispensa. Magtulungan po tayong muli para sa ating bayan. Naniniwala ako na kayo din po ay nais magkaroon ng magandang Pilipinas para sa inyong mga anak, para sa susunod na henerasyon. I know deep inside of you, naniniwala kayo na si Pangulong Duterte ay tunay na may malasakit at may kakayanan na ayusin ang Pilipinas. Ngunit dahil nagkasakitan tayo noong nakaraang kampanya, nagkaroon tuloy tayo ng hidwaan sa isa't isa. Ako na po ang lumalapit at nagpapakumbaba sa inyo. I hope you find it in your heart to forgive me, lalo na sa mga nasaktan ko. Magsimula po tayong muli at magtulungan upang once and for all, maayos na ang ating bayan. Suportahan po natin ang ating Pangulo dahil sa ayaw at gusto natin, pagbumagsak ang ating Pangulo, babagsak ang buong Pilipinas. Hindi ko po sinasabi na huwag na tayong mag-report ng negatibo o huwag nang mag-criticize, ngunit ang hinihiling ko lamang po ay ang patas na pagbabalita ng katotohanan. Show both sides of the story. Tanong din natin sa ating sarili na pag ibinalita ko ba ito o sinabi ko ito, makakatulong ba ito sa bayan ko o masisira lamang ang bayan ko? Punahin natin ng ilang tiwaling opisyal, hindi lamang para manira ng tao, ngunit para magbago ang opisyal na ito. Ngunit sa tatlong basura na mainstream media, katulad ng Rappler, Inquirer at ABS-CBN, hindi po titigil ang taong bayan sa pagbabantay sa inyo hanggang hindi nyo titigilang sirain ang imahe ng Pilipinas, lalo na sa ibang bansa. Hindi namin kayo tatantanan hanggang hindi kayo nagbabago. Hirap na ang ating mga kababayan sa kakapaliwanag sa ibang lahi na hindi magulo sa Pilipinas. Sobrang napapahiya na ang mga Pilipino sa ibang bansa dahil sa ginagawa niyong kawalang hiyaan sa ating Pangulo at sa ating ilang bayan. Aantayin niyo pa bang magalit at gerahin tayo ng ibang bansa dahil lang sa sarili ninyong interes at kapakanan? Hindi namin ito pahihintulutan. We will do all legal ways to stop you from destroying our country.
galit na ang taong bayan sa inyo. Inquirer, ABS-CBN, at Rappler. Mahiya naman kayo. At sa mga ka-DDS po natin, hiling ko lang po na sana ay muli tayong makipagtulungan sa CNN Philippines, News 5 at GMA. We need them as much as they need us. At ito po ang tunay na pagbabago. Tuloy-tuloy din po ang pag-share natin ng mga good news ng Duterte administration. Mag-ingay po tayo para malaman ng ating mga kababayan at ganun din ang ibang lahi na ang Pilipinas ay nasa maayos na lagay sa ilalim ng Duterte administration. Huwag po tayong madidistract sa mga panggugulo ng mga bitter na blind opposition. Let's focus more on good news. Magandang araw po sa inyo lahat at maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating mga ka-DDS. Gusto ko lamang pong magkomento sa interview ni Spokes Harry Roque na lumabas sa Rappler. Una sa lahat, tama po siya. Mahal ko po si Spokes Harry kasi sabi nga po ng ating Panginoon, maging ang kaaway ay ating mahalin. At si Spokes Harry, magkaiba man kami ng opinion pagdating sa media, ay hindi po ako galit at mahal ko po siya. Pangalawa, hindi man ako journalist at kasing talino ng ilang media, pero masasabi ko pong malakas po ang aking discernment. Alam ko po kung kami ay pinag-aaway lamang. Kaya please lang doon sa mga nagtanong, halatang-halata po kayo. Pangatlo, linawin ko po, hindi po nadidiktahan ng mga DDS. May sarili silang pag-iisip, hindi tulad ng mga dilawang trolls na bayaran para mambash ng mga netizens. Ang mga DDS ay may kanya-kanyang pag-iisip kaya nga minsan mayroong mga hindi pagkakaintindihan. Kasi nga po, wala naman tayong usapan na dapat pare-pareho tayo ng opinion. Malaya po tayong nagbibigay ng kanya-kanyang opinion. So who am I to tell them what to do? Pang-apat po, kung meron na akong panawagan sa mga DDS, eh ito po. Hindi po lahat ng mainstream media ay basura. Meron tayong mga kakampi dyan. O sabihin na nating para talaga sa katotohanan. Nandiyan ang Manila Times, Remate, istasyon ng mga radyo, nandiyan ang Tulfo Brothers, syempre ang UNTV, PTV, at marami pang iba. Para sa akin, tatlo lang naman talaga ang basura dyan. Yan ang Rappler, Inquirer, at ABS-CBN. Panglima, para naman sa ating spokes. Spokes Harry Roque, kung gusto po ninyong respetuhin ng mga bloggers at netizens ang mainstream media, siguro maganda pagsabihan nyo din sila na respetuhin din nila ang opinion ng mga netizens. FYI po, ang Rappler ay hindi tumigil sa kakabintang sa mga bloggers at DDS na kami daw ay paid trolls at sa ibang bansa pa nila pinapakalat yan. Sinasabi din sa amin na kami daw ay fake news. Sa madaling salita, dapat patas ang pagtrato nyo sa media at bloggers at netizens. Punahin din ninyo ang mga fake news na kanilang pinapakalat. Tulad na lang ng numero na pinapakalat nila na 13,000 na daw ang napapatay sa gera laban sa droga. At ang fake news ng Inquirer, nitong prayer rally lamang sa EDSA na umabot daw sa 20,000 na katao ang nagpunta. Tinuna ba ng Rappler at ABS-CBN yan? Hindi, di ba? Tapos kami pa ang dapat turuan ninyo po ng tamang pagrespeto sa mga journalist? Mali naman po ata yun. Turuan nyo din po ang media rumespeto sa katotohanan. Kasi binabalahura nila ang katotohanan. Binabalahura nila ang presidente na nag-appoint sa atin. And one unsolicited advice lang po, don't play with fire. At huwag mamangka sa dalawang ilog. Ayaw ng DDS ang trapo.
baka masunog kayo sa inyong future plans. Ito ay payo lang po mula sa isang nagmamahal na kaibigan. Sabi nga, an open rebuke is better than hidden love. Proverbs 27:5. By the way po, pahabol, nanalo si Pangulong Duterte dahil sa social media, hindi dahil sa mainstream media. Baka hindi kayo na-inform. At during the campaign, ilang media ang literal na sumasabotahe sa kampanya ni PRRD. At si PRRD na ang nagsabi niyan. At sa mga ka-DDS po natin, hindi ko po alam kung ano na naman ang mangyayari sa akin paglabas ng video na ito. Sigurado ako, meron na naman mga tatawag sa akin at pagsasabihan tayo at pilit patatahimikin dahil kinakalaban na naman natin ang ilang media. Take note, ilang media, hindi lahat. Uulitin ko po, I am only answerable to the President and to all the Filipinos who trust him at sa inyo mga ka-DDS. Hindi ako politiko at wala akong balak maging trapo. Totoong tao po ako at ako po ay magsisilbi para sa ordinaryong mamamayang Pilipino at sa ating Pangulo at hindi sa mga oportunistang mga politiko. Hanggang dito na lang po muna. Salamat po at mabuhay ang mga tunay na DDS. Delicious.